Magandang araw po sa inyong lahat, mga Ka-Treasure Hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kaalaman. At ang atin pong pag-uusapan ngayong topic ay ang tungkol po sa exercise. Gaano nga ba kahalaga ang ehersisyo, mga Ka-Treasure Hunter? Ito po ay ating pag-uusapan. At bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Exercise, yan po ang ating topic na pag-uusapan ngayon, mga Ka-Treasure Hunter, tungkol po sa ehersisyo. Gaano nga ba kahalaga ang ehersisyo sa ating katawan? May mga nagsasabi kasi na bakit pa ako mag-ehersisyo, pagod na ako sa trabaho at sa trabaho pa lang ay na-exercise na ako. Alam nyo ba na ang pinagkaiba ng ehersisyo sa pagod ng ehersisyo at sa pagod ng trabaho ay malaki po ang pinagkaiba. Sapagkat ang pagod sa trabaho ay nakakapagbigay ng stress sa ating katawan at maging sa ating utak. At ang ehersisyo naman ay nakakapag-alis ng stress at nakakapag-alis ng mga duming naipon sa ating katawan. Pero teka, sa pag-i-ehersisyo po ay mayroon pong sinusunod na tamang paraan. Yan po ay ang tinatawag na proper execution ng pag-i-exercise. Hindi yung banat lang po tayong diritso tayong tumakbo at wala tayong alam kung papaano ang tama na sistema ng pag-i-ehersisyo. Ang pag-i-exercise po ay mayroon pong tinatawag na batayan at sinusunod na paraan upang magiging tama ang resulta ng ating kondisyon. Sapagkat maging ang mga bagay na kung saan mali ang sistema at pamamaraan ay mali din ang resulta. Isang halimbawa po, kapag tayo po ay nagtatanim, kung mali po ang paglagay ng abono, ay hindi tumataba ang pananim. At kung tayo ay magsaing, kung mali naman po ang tubig na ating inilalagay sa saing, sinaing, ay
hindi po maluluto o hindi tama yung pagkaluto ng ating sinaing. Katulad din po yan ng exercise na kung saan ang pag-i-exercise ay may tamang paraan. Yan po ay ang proper stretching, then proper jogging, at saka proper weights. Yan po ang tamang pamamaraan ng stretching. Ibig sabihin, by level. Kailangan po nating sumunod sa eksaktong pamamaraan ng pag-stretching, eksaktong pamamaraan ng pag-jogging, at eksaktong paraan din ng pagbubuhat ng mabibigat. Sapagkat kung tayo po ay mabibigla, ay mananakit ang ating katawan, at kung tayo po ay may sakit, ay delikadong maatake tayo sa ating mga sakit kung wala po tayong tamang pamamaraan o alam tungkol po sa eksaktong pag-ehersisyo. Ehersisyo po ay una ay kinakailangan nating gumawa ng stretching. Bakit kailangan natin ng stretching? Eh pwede naman tayong tumakbo na o magbuhat na. Kailangan po natin ang stretching, mga kababayan, mga ka-treasure hunter, sapagkat ang stretching po ay isang part ng exercise na kung saan nagpapaluwag ng ating mga kasukasuan o mga buto, na kung saan may mga ligaments, mga joints, may mga ugat pa tayong naiipit, na kung saan kapag diritso tayong tumakbo ay maaaring may injury tayo, o diritso tayong sumipa o magsuntok-suntok ay maaaring may injury tayo, at may mapunit na kung saan masikip pa sapagkat wala tayong stretching. Ang stretching po ay tumutulong upang mapaluwag ang ating mga joints o mga muscles, at ito po ay kabilang sa exercise na kung saan napakahalaga. At kung wala po tayong stretching, proper stretching, before and after na natin ginawa yung exercise, ay maaaring ma-injury tayo sa simula or pagkatapos ay mananakit po ang ating katawan kung wala po tayong stretching. Kapag nakapag-stretching po tayo ng proper before and after, ay hindi po tayo masasaktan at wala pong mga muscle pain pagkatapos po nating i-execute ang ating exercise. Na-exercise pagkatapos po ng stretching ay pupunta na tayo sa jogging. Sa jogging po ay diretso na ba tayong tumakbo agad ng mabilis? Hindi po. Sa jogging po ay mayroon din pong tinatawag na proper. Sa umpisa po ay tinatawag na gradual. Kailangan po nating dahan-dahan nating gagawin ang pag-jogging. Huwag po nating bibilisan agad sapagkat maaaring hindi pa natin kaya ang bilis na ating ginawa sapagkat ang ating isip ay malakas. Subalit ang ating katawan ay maaaring hindi kaya, kaya may programa po na sinusunod pagdating sa jogging. Maaari kasing pag nasubrahan ang ating bilis at hindi kaya ng ating katawan, ay maaaring tumigil ang pintig ng ating puso at siyang sanhi ng tinatawag na cardiac arrest o bigla ang pagkasawi ng isang tao na kung saan nabigla. Ang mahalaga po sa exercise na jogging ay piniperform ito na mayroong tinatawag na programa. Sa umpisa po ay kailangan gagawin mo ito na parang na umahakbang sa hagdanan na magsimula sa isa papunta sa pangalawa hanggang sa sampu. Yan po ay ang sistema ng pagja-jogging. So sa umpisa, pwede po tayong mag-jogging ng dahan-dahan. Kung hindi natin kaya yung dahan-dahan, lakad muna hanggang sa makarating tayo sa programa natin na 2 kilometers. Then after 1 month, pwede nating dagdagan ng 3 kilometers. After few months, pwede na nating dagdagan na up to 5 kilometers. Hindi po natin biglain na 10 kilometers agad pag isang araw pa lang ating jogging, sapagkat maaari nga mabibigla po tayo at siyang sanhi ng tinatawag na cardiac arrest ng mga nabibigla na mag-insayo na hindi kayang i-insayo yung kanyang inisip
na ginawa. Kasunod ng jogging ay ang pagbubuhat o weights. So sa pag-weights po ay hindi rin po pwedeng buhat lang tayo ng buhat. Kailangan din po natin ng programa. At ang programa ay step by step din sa pag-weights. Hindi po pwedeng buhat lang tayo ng buhat. Kapag mali kasi yung ating pagbuhat ay maaaring mali din ang development ng ating muscle. Mayroong hindi pantay tayong makikita sa ating katawan. May bumukol sa kaliwa at maaaring ang kanan ay mas malaki kaysa sa kaliwa na kung saan mali po ang pagka-develop ng muscle sapagkat mali po ang programa ng pagbubuhat o weights. So napakahalaga po ang may alam tungkol po sa pag-weights. So yun pong tatlong pamamaraan sa exercise. Una po yung stretching, pangalawa yung jogging, pangatlo ang pagbubuhat. Kung wala po tayong mga equipments, ay pwede na po yung mga push-ups, sit-ups, o ano pa mga klaseng pagbubuhat basta tama yung ating ginawa. Tandaan natin, kailangan yung ginagawa natin ay yung kaya at unti-unti nating dadagdagan ang bigat sa tagal ng panahon, dipindi sa ating binubuhat. Kung baga gradual na dadagdagan natin ng bigat, unti-unti habang tumatagal, yun po yung tamang pag-weights. So sana po ay mayroon tayong natutunan sa ating ibinahagi sa inyo kung gaano kahalaga ang exercise sa ating buhay. Sapagkat tayo po ay nabubuhay sa mundong imabaw at kailangan po nating mag-ehersisyo upang mapanatiling malakas ang ating katawan at malayo sa mga sakit. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi sa inyo at sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral tungkol po sa pag-exercise. At tandaan natin na ang ating kalusugan ay isa pong kayamanan na ibinigay sa atin ng buong may kapal at dapat po natin itong pahalagahan. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong lingkod, ang nagbabahagi.